Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, chair. Kindly open cam. Okay pa ba tayo? Okay pa ba kayo dyan? Okay lang, sir. Oh, kasi happy New Year na New Year ang timeline niyo, ha. by the way, mayroon ba kayong ano, quiz sa ibang subject na ini-schedule for today? Wala po, sir. Oh, kasi yung naunang class kanina mayroon. Anyways, I just met you to clarify some matters. Ang exam nyo is sa third week ng January. Tama, di ba? 16 to 21. Yes, sir. So the coverage of the exam will be from cover to cover. But I doubt na baka na matas ang makuha nyo doon. Kaya ang gagawin ko is, yun, ipapapriority ko yung notes nyo. I will be going there next week, pero baka, I doubt na, ano, masubmit nyo yung mga notes nyo completely. Kaya ang gagawin ko na lang siguro, I'll ask the president to consolidate the activities or the pictures of the notes of your classmates. Yung parang ginawa rin natin doon. Or pwede rin na gumawa yung class president, representative ng G-Link. Tapos, doon maglalagay ng folders yung mga classmates. Lahat kayo, I mean. Di ba automatic na ma-arrange yun alphabetical? Yes, sir. O, pwede rin yun. Doon nyo na lang isave yung mga pictures ng notes nyo from the very first page up to the latest activity, cybercrime. I'm planning to give you a quiz, pero baka ano, baka mabagsak din kayo. Okay lang ba yun? Pa-open cam naman. Bakit si class representative lang ang ano? Uy, open cam kayo. Are you all okay? May problema ba kayo? Wala. Matamlay lang talaga. Kaya takalain siya may pasok ko ngayon eh. May? Di yata nila akalain may pasok ko ngayon. Hindi, wala talaga dapat, di ba? Asynchronous. Pero okay lang. Gusto ko lang kayong kamustahin. Hindi ko kayo na-meet na last na... last meeting. Kahapon. May mga katanungan ba kayo regarding our activity? Especially those sa tingin is alanganin yung ano, grado. La. So yun lang. Kumpituin nyo na lang yung notes nyo. And hopefully, binabasa nyo rin yung mga na-take down notes nyo. So instead of quizzes, yun na lang. Doon na lang ako magbabasa ng points nyo. Doon sa take down notes nyo. Magagawa nyo kaya yan hanggang next week. So next week, maumpisan ko nang ma-check yung mga notes nyo. Tapos, following week, exam week na yon. Okay.
Yung pagko-compile po ng notes, sir, next week po. Oo. So, umpisan nyo ngayon, ngayong week, hanggang next week. Pwede? Pwede naman po, sir. Oo. For the benefit of those who are not around, pwede bang ikaw na mag-ano? Yes, sir. Representative? Yes, sir. Relay ko na lang din po sa group chat namin, sir. Oo. Pakirelay mo na. Yes, sir. At saka, huwag kayong mag-delete sa group chat para later on, pagka may magreklamo sa grades, at least, pwede tayong mag-backbreed doon. Copy, sir. Especially yung mga ano, yung mga late na nagsasubmit kasi. I will be asking na din kung pwedeng ano, kung pwedeng multiple choice na lang lahat yung exam nyo, pero very limited time, 30 minutes, giving you no time to cheat. Kung pwede kaya yun. Kung pwede, hindi gagawin kong ganun. Pero kung kailangan talagang masunod yung types of exam na dapat magkakaiba, eh wala tayong magagawa. Any updates will be floated to the messenger. So, subaybayan nyo lang yung messenger. At saka yung group chat natin, huwag nyo i-delete unless, ano ah, nakita nyo na yung grades nyo. Yung group chat natin, huwag kayo mag-delete muna. Hanggang sa makita nyo na yung grades nyo. Okay ba? Yes, sir. For your own good. Do you have questions? Yun lang on my side. Ako na lang siguro magre-raise, sir. Paano po kaya yun, sir? Ano ba, yung mga mukhang alanganin yung mga grades. May mga ano pa kaya, sir? Option or remedy? Meron pa bang mga alanganin ng grades? Not sure, sir, pero para ano na rin. Mostly, sa napansin ko kasi yung mga late submitted eh, yung hindi nakapag-submit. Nakapag-check na ako, nakapag-record, tapos saka may nagtatanong pa, bakit wala akong folder? Tatanong siya, bakit wala daw siyang folder? Eh, di ba dapat alam niya? Dapat nag-monitor siya sa group chat natin kasi doon dapat kayo nag-upload ng activities nyo. Ay, hindi pala dito yun. Sa kabilang school pala yun. So, yun lang. So, kompleto nyo lang yung mga requirements. Notes. Ay, may yung video presentation nyo pala. Naku, saan ko ba nilagay yung parang may hinahanap akong pangalan eh. Na parang wala yata, hindi yata nasali. Try ko ngang kalkalin ulit yung natabunan eh. Sure ba kayo lahat kayo nasama nyo yung pangalan nyo doon sa video na sinend nyo? Yung pang midterms, yung ginawa niyong video. Yung crime simulation, sir? Oo, yung simulations. Sa group naman namin po, sir, okay naman po. Ewan ko lang po sa ibang group, sir. Pero na by group naman po lahat sa section namin, sir. Ah, okay. So, malamang hindi rin dito yon. Hindi ko kasi mahanap yung activities nila. Paano yung alanganin ang grades? Wala na sigurong alanganin. Basta paghandaan nyo na lang yung final exam. At saka sabi ko nga, yung notes nyo. Yung walang folder sa G-Link na gagawin ng class representative. Andito ba yung class representative ng 2-1? Sir, ako po, sir. Ay, hindi. 2-2 pala. Wala po, sir, eh. Wala. Puro 2-1 lang po ata nandito, sir. 2-1 lang ba? Yes, sir. Pero sinend ko rin po sa refre ng Toto yung link namin, sir.
Saglit. Kung ano, bakit wala si... Akala ko andito. No, kailan ko pang ulitin yung sinabi ko kanina. Excuse me. Iba yata yung... Ay, nako, magkaiba. Gumawa rin pala siya. Gumawa pala siya ng ibang link din. Ang naalala ko, 2-2 yung chinat ko. Ikaw yung gumawa. Sige, antay lang natin. Ay, shucks. 2-2. Antayin lang natin sila. 2-1. Ay, 2-2. Sir. Marami na po napasok na tuto, sir. Bali yung exam date po pala, sir, ano, January 23 to 28 po pala, sir. Ay, so, nireschedule. Yes, sir. Ang calendar na naunang sinend sa akin is 16 to 20, 16 to 21 yata yun. So, last week ng January. Sa, meron yun dito, sir, 6 to 21 po ba yun, sir? Pero sa graduating po yun, sir, ata. Ay, sa maunang graduating? Yes, sir. Ayun yung bang mag-exam dun sa range na yun, 16 to 21? Para at least mabawasan yung re-reviewin nyo by next week noon. By 23 to 28. Sir, last lang po, sir. Ha?
Tanong ko lang po yung mga lalabas mo sa final exam, sir, yung mga tinakil lang din natin ito sa finals. Oo, yung mga tinakil lang din natin. Cover, pero cover to cover, from prelims. Ah. Mga siguro 30% sa prelims, 70% sa finals. Prelims midterms, 30%. Andito na po yung class representative ng 2-2. Yung assistant lang po at lang po, week, sir. Sino yung assistant? Hindi ko maano, sa dami ng estudyante, hindi ko maalala. Sino po, week, sir? Sir, good evening po. Ayos, good evening. Class representative nyo? Sir, wala pa po. Chat ko na lang po siya, sir. Si Kadavid po. Ay, ano daw code ng Gmeet? May code ba? Di ba link lang? Yes, sir. Link lang yun, sir. Resend ko na lang, sir. Hindi, sa 2-2. Ito, pakireplyan nga, ano, Miss Eliza, si Madam Jessa. So, yun nga. Something came out. I may no longer have the appropriate time to see you next 2 weeks, but I'll try. Kaya ang instruction ko, para makahabol kayo, yun na lang yung notes nyo. Pakikumpituin nyo from cover to cover. I-picturean nyo tapos yung folder nyo. Kasi kung pupunta ako dyan next week, malabo yatang masubmit nyo. Drop and go lang kasi ako dyan next week. So, para makahabol lahat, ano na lang, kahit later than that, okay lang, basta i-upload nyo na lang sa G-Link na gagawin ng class representative or assistant representative. 2-2 nakuha mo ba? Sir, yes, sir. Sir, cap. Oo. Tapos, ulitin ko, yung finals natin will be supposedly 16 yung nakalagay dito sa kalendaryo ko, 16 to 21 na week. So, probably, kailan nyo ba gusto yung final exams nyo? Kailan niyo gusto? Kailan niyo gustong i-schedule yung final exams niyo? Kayo na pinapipili ko. Okay na rin siguro, sir. Mas maaga po. Ano po bang available date, sir? Yung as 2 weeks, 16 to 21 or 23 to 28. Yung 23 to 28, yan daw yung naka-calendar sa inyo. Tapos yung 16 to 21, exam week ng fourth year graduating. Pero mas pabor yata, supposedly sa inyo, yung mauna. May mga subject kayong mauna para concentrated na lang yung oras nyo for the following week sa ibang subjects, di ba? At least nabawasan na yung exam inyo. Wala pang ano, sir, general na
gustong date, sir, eh. Marami mang kukuhanan ng ano ng opinion, sir. Sige, Justin. Sir, magkakaroon po ba tayo ng quiz before finals? Gusto niyo ba talaga ng quiz? Kasi baka mababa yung grade niyo doon, sayang lang. Ay, doon na lang sa notes para at least kahit pa paano, may time to research doon, mas probably tama yung sagot niyo. Sige pa, sir. Pero kung gusto niyo talaga ng quiz, pwede rin. Pwede rin naman. Yung sa sinasabi niyo pong date po, sir, na 16 to 21 po, sir. Mas pabor po sa amin yan. Pero pag-uusapan po muna namin between 16 to 21 po. Kung kailan po sila available po sa finals. Oo, most probably dahil online nga. Dahil online, I will try to ask the dean kung pwedeng multiple choice na lang lahat yung type. Pero ang problema, babawasan yung oras. Instead of 1 hour, gagawing 30 minutes. Giving you no time to cheat daw. Pwede, pwede naman siguro, di ba? Kung sakaling payagan ni Dean. Pero kung strict na kailangang masunod yung different types of exam, eh wala tayong magagawa. Ay, hindi pala online. Face-to-face nga pala, no? So, parang yung ginawa nyo rin nung midterms, si Sir James yata nagpa-exam sa inyo. Do you have other questions? Kompleto ba yung notes nyo? Di ba po, sir, eh. Dadagdagan ba, sir? Wow, dagdagan nyo. Diyan ako kuha ng points nyo. Wala ba pong exact date yun, sir? Basta within next week, sir. Kahit Sabado next week, yung due date. Tapos by Tuesday next week, mag-umpisa na akong mag-check. By that time siguro, nagre-review na rin dapat kayo. Yes, sir. 30 mga. The coverage of the exam will be from cover to cover, prelims to finals. Yung mga na-discuss lang natin. At saka yung mga na-discuss natin sa video link na na-send ko sa inyo. Kasi meron akong hindi na-discuss sa inyo, na na-discuss ko sa ibang class, pero na-send ko sa inyo yung video niya. And if you can still recall, I have already forwarded the PDF of this the presentation I used. Na-print, napaprint nyo ba? O naalala nyo ba na na-send ko? Diba sa yung material, yung sinend ko sa inyo na naka-PDF, yun din yung PowerPoint na ginagamit ko? Wala, natabunan na. Di nyo na maalala. Hindi pa po napaprint, sir. Bali, gano'n lang, sir. Pero naalala niyo yung may sinend ako sa inyo na link. Nang notes pala, ng notes. Ng material na ginagamit natin. Yan po ba yung una, sir? Yung ni-remove nyo rin, sir? Wala, no? Nako. Ang meron po ako, sir, yung ano, sir, yung nakuha ko lang po, sir, yung puro, naka-ano din siya, sir, naka-PDF siya na PowerPoint, sir. Oh, yan yun, di ba? Kompleto yun? Di ba kompleto yan? Okay. Ilang files yan? Ang daming, ano yun, sir, eh, maraming pages yun, mga 500 yata yun, sir. Marami kasi slides, kaya hindi nyo talaga magastos kung ipapaprint nyo. Pero at least naka-save para kahit na ano, yung sa cellphone nyo binabasa.
Natabunan na yata sa group chat natin, hindi nyo yata na-download. Yung mga classmate mo, hindi yata nila na-download. Pwede mo ba ipin sa group chat? Mr. James? Sir? Yes? Yung sa video recording lang po, sir, kumpleto po. Pero yung sa file po na nasend nyo, hindi na po namin ano yun. Pero may naalala kayong na-send ko. Hindi, anyways. Sir, meron, funny. Sir. Sir. Oh. Yung sa PDF po ba na sinend nyo, dun po ba manggagaling yung exam? Kung bagayin po ba yung coverage po? Hindi. Masyadong marami yun kasi. Oo nga kaya po. Mas tama naman yung ano po. Kung magre-review kayo, mas okay naman kung yung lecture natin. Yung mga napag-usapan natin during lecture. Pero, kung nakalimutan nyo yung iba, yung nga sinasabi ko, pwede inyong balikan yung nasa notes din, yung naka-PDF. Yung PowerPoint na naka-PDF. Kasi pareho lang din yun, di ba? Kung ano yung laman nun, yun lang din yung ginamit natin noong lecture, pero during our lecture, mas may explanation nga lang siya. May mga examples, kumbaga. So, pagka gagawing scenario, mas magandang basihan yung video. Sir, sir, yung sa video nyo po. Yung sa yung sulat ko po, sir, mga nanggaling po yun sa video nyo po, pero hindi po sa ano, sa PDF. I mean, hindi po kompleto pag sa PDF. Makasign ko rin naman yan eh. Malalaman ko rin kung kinopya nyo lang yung notes or naglista talaga kayo. Apo, sir. Oo. Kasi may mga nasabi ako na wala sa PowerPoint, di ba? Yes po, sir. So, yun yung mga points. Yun yung mga ano, yung mga basihan ko ng pag-grade. Kung talagang nag-take down notes kayo o hindi. By the way, class, make sure na may folder kayo later on sa G-Link na gagawin ng class representative nyo. Kayo mismo mag-upload na lang ng mga files nyo doon. Picturean nyo yung mga na-take down notes nyo. Ilagay nyo sa isang folder, nakapangalan sa inyo, family name first. Tapos doon nyo na lang ilagay yung mga ano. Yung mga take down notes nyo from cover to cover. Okay ba? Bali, pag nag-check ka po ng notes po, sir, re-rectum na po check po yung activity po. Oo, kasama na din yung final activity nyo, yung cybercrime. Yes po, sir. Thank you po. Sir. Sige. Sir, yung sa notes ko po tsaka yung sa activity, naka-separate note po. Unahin mo na lang muna yung notes. Ihuli mo yung activity. Yes, sir. Thank you, sir. Any other questions? And by the way, before I forgot, kasi may mga absent dito, 67 lang yung nakalag-in. Class representatives, pwedeng kayo nang remind sa classmate nyo. I-disseminate nyo na sa group chat natin na gagawa kayo ng G-Link tapos doon sila mag-upload ng picture nung ano, takedown notes nila at kasama na yung activity. Yes, sir. Happy, sir. Palipan samantala, hindi muna ako magtuturo next sem kasi ano, gusto ko talaga mag face to face dyan, kaso malayo. Hindi nakahabol yung assignment ko kasi bala ko magpalipat dyan eh, pero hindi humabol. Excuse me. Ha
Malungkot pa rin kayo. Yung update pala ni Dean later on, kung papayag siya sa multiple choice, i-disseminate ko rin sa messenger natin. Pero gusto niyo ba ng ganun? Multiple choice pero 30 minutes? Kumbaga pabilisan? Probably pagka scenario yun, medyo mahirap. Pero kung based on reading comprehension, pwede. Abali, ibang prof magpapa-exam sa amin, sir. Kasi diba face-to-face yung exam, sir? Oo, face-to-face. Pero sa'yo, sa'yo manggagaling exam, sir? Parang yung ginawa nung, ano, nung midterms. Oo, okay, sir. Ah, hindi pala. Prelims pala yun. Wala pala tayong midterms. Pero ayaw ko lang na magaya kayo dun sa ibang section na yung may mababalitaan ako na ano. Na may naglalabas ng leakage. Saan section yun? Hindi ba kayo yun? Hindi kami, sir. Hindi po, sir. Oo. Dapat lang na hindi kayo. Mahirap din. Okay lang na pasang-awa. Huwag lang mag-cheat. Pero the best pa rin kung dahil nasa state you kayo, the best pa rin yung taas-taasan nyo naman. Oo. So, mabait daw sila. kayo, mabait kayo pagka ano eh, pagka uwian na. Pagka mga malapit na mga alas 7. Bait talaga yun, sir. Uwi na, sir eh. Uy, pero pag kayo mga 5:15, wala pa. So, do you have questions? Yun lang. Sorry sa pagdisturbo sa ginagawa nyo, ha. Remind ko lang kayo. Sa tagal natin di nagkita, baka nasa vacation mind pa kayo. Sir, may tanong po ako. Last na po, sir. O, sige. Go ahead, Justin. Kung yung makakapili po kami ng test po namin between 16 to 21, bali sasabay po kami sa 4th year po kasi po face-to-face po. Ay, or online po? Hindi, face-to-face pala. Hindi pala pwede ang online sa inyo. E di bali 23 po pat, ano? January 23 po pataas. Kasi po pag ganun po, sasabay po kami nun sa 4th year po. Okay. Kung face-to-face po. Pero kung online po, baka... Mayroon pa ba kayong mga subject na nag-online exam kayo? Alam ko, wala eh. Wala po, sir. Ay, sabi ko na eh. Wala, face-to-face talaga lahat. Unlike yung LSPU, mayroon pa silang online exam. Pero mostly, yung mga inaalaw nila ng online exam, mga first years. At siguro karati ng second years. Pero ano, ang hirap ng requirement niya, dalawa yung naka-login na cellphone kumbaga, o kaya dalawang laptop. Isa na nakatutok sa mukha nyo, tapos isa nagagamitin nyo sa pagsagot kumbaga. Pagka hindi nyo na-complyan yun, hindi daw i-consider yung exam nyo. Ganun sa LSPU. Kaya mahirap din ang requirements ng online. Marami kasing nahuling nag-cheat through online eh. Yung imbis na mag-isa niya sumasagot, group activity pala sila. Magkakatabi pala silang lahat. Nagtipon-tipon. Kaya kailangan daw nakukuha yung muka. Face-to-face na lang, sir. Pwede pa lumingon. Oo. Hindi, face-to-face talaga. Pala sa ano? Sa Cavite. Nakalimutan ko lang. So face to face,
No, kailangan ko rin i-clarify na lang kay din. Kung pwede bang mauna kayo. Kung pwedeng mauna kayo, sasabay ka support your mas pabor sa inyo. Pero kung kailangan masunod yung scheduling, eh, wala tayong magagawa. At kung kailangan masunod yung different types of exam, eh, wala rin tayong magagawa. May naiiyak na. Mukhang babagsak ba? Sobrang sakit sa ulo nung ano sir eh. Yung may pagpipilian na A to C. Ay, matching, or lagpas pa. Mas okay nga yung matching type kesa sa identification naman. Kasi kahit na na-recall mo kung ano yung spelling, minsan di kinukonsider eh. Hindi sir. Kumbaga, depende pa rin po sa tao. Ako sir, sobrang dami po kasi. Kumbaga, pag may similar po na iba. Ay, kung may similar po. Oo. Kasi may mga ibang may similarities. Kaya dapat piliin mo talaga yung best. Parang yung... Pwede po siguro yun, sir. Pero mga siguro, mga 10 choices lang, sir. Mga ganun. Opinion lang po yun, sir. Kumbaga, nahirapan po talaga sobra-sobra, sir. Kumbaga, sure lang po dun, sir, na sinagot ko dun, sir. Ano eh? Yung... proof beyond reasonable doubt yung ano ng criminal investigation sir. Mali ka pa nga dun eh. Bakit? De, joke mali lang, joke lang. Joke lang. Amain sir. Oh. Sige, sige, tignan natin. Basta galingan nyo, magpakabait kayo mga ano. Mga mahal kong estudyante. Comply-an nyo lang yung mga pinapa-comply ko. Tapos, doon ako magbabase sa final output nyo. Doon sa i-upload nyo sa G-Link. So, not to waste much of our time. And since you no longer have further queries, we are dismissed. Thank you, sir. Sige, sige. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.